Yuan Dynasty. Tinatawag din ang panahong ito bilang Pax Mongolica o Kapayapaang Mongol. Ito ay ang unang banyagang dinastiya na namuno sa lahat ng China at tumagal hanggang 1368. Matapos bumalik sa kanilang tinubuang bayang Mongol, ang mga pinuno ng Genghis, nagpatuloy sila sa pamumuno sa hilagang dinastiyang Yuan. Ang Yuan nagtagal mula 1279 hanggang 1368 ay ang kauna-unahang dinastiya na pinamumunuan ng China sa pagitan ng mga Song ng Chino at mga dinastiyang Ming. Ito ay itinatag ni Kublai Khan, pinuno ng malawak na imperyo ng Mongol at nahulog sa panloob na panghihimagsik matapos na mawala ang ugnayan nito sa mga ugat ng Mongol. Tinatawag bilang The Great Yuan o Empire of the Great Khan Politica. Si Kublai Khan ang namuno sa Silangang Asya at kanyang itinatag ang dinastiyang Yuan. Monarchy ang uri ng pamahalaan ng dinastiyang Yuan. Si Emperador Kublai Khan ang unang emperador ng dinastiyang Yuan. Si Emperador Temur Khan naman ang ikalawang emperador ng dinastiyang Yuan. Siya ang apo ni Kublai Khan. Ang burokrasya na ginawa ni Kublai Khan ay hango sa burokrasya ng iba't ibang kultura sa imperyo tulad ng Mongol, Chinese, Tibetan, Buddhist. Yuan's origin. Genghis Khan ruled 1206 to 1227. Si Genghis Khan at ang kaniyang mga anak ay nagtakda ng pundasyon para sa dinastiyang Yuan sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanlurang Xia at pagsakop sa gitnang Asya, Mongolia at ng Hexi Corridor. Hexi Corridor, na kilala rin bilang ang Gansu Corridor, ang kalakalan sa mga ruta ng kalakal ng Silk Road sa pamamagitan ng Hexi Corridor ay nagpayaman sa mga pinuno ng Mongol at binigyan sila ng kapangyarihan. Ang kalakalan sa mga ruta ng kalakal ng Silk Road sa pamamagitan ng Hexi Corridor ay nagpayaman sa mga pinuno ng Mongol at binigyan sila ng kapangyarihan. Ang kanilang kontrol sa daanan ng lupa na ito ay nagpapahintulot sa kanilang mga tropa na mabilis na lumipat sa silangan o kanduran habang lumilitaw ang mga hitwaan. Ogdeikan ruled 1229-1241. Namatay si Genghis Khan noong 1227 at pinangalanan niya ang kanyang anak na si Ogdi upang maging susunod na emperador. Sinasabing namamahala si Ogdi sa buong imperyo ng Mongol mula 1229 hanggang 1241. Ngunit nakatuon siya sa kanyang pagsisikap sa silangang bahagi nito. Noong 1232, sinalakay niya ang Imperyo ng Jin sa pakikipag-alyansa sa Imperyo ng Song. Natalo ang Imperyong Jin noong 1234. Mula noong 1235, nagsimula ang ng isang kampanya si Ogdi kasama ang Song Dynasty.
relihiyon. May iba't ibang relihiyon na sinusunod ang mga tao noong dinastiyang Yuan, katulad na lang ng Islam, Kristyanismo, Taoism, Confucianism, at iba pa. Portrait at landscape painting. Umusbong ang mga panitikan, sining, calligraphy, at tula. Nagkaroon rin ng four-class system na isang legal na caste system noong pamumuno ni Kublai Khan. Ang ekonomiya sa dinastiyang Yuan. Kaya nila ang gumamit ng double tax system. Inayos ng mga Mongol ang Grand Canal, nakikipagkalakalan sa iba't ibang lugar. Xinjiang, sentro ng kalakalan noong dinastiyang Yuan. Tinaguyod nila ang kanilang kultura at komersyo. Pinatatag nila ang kanilang gobyerno. Sila ay may malaking hukbo at sundalo sa Asia. Tinanggap nila ang iba't ibang relihiyon at trinispeto ito. Umusbong ang teknolohiya. Sa dinastiyang ito, yumaman at lumago ang mga Chino. Meron din silang matatabang lupain. Yubabong ang kanilang kultura. Ang mga sumukong kriminal ay may pag-asa pang magbago at bumangon ulit. Mga kontribusyon ng dinastiyang Yuan. Paggawa at pagbebenta ng mga porselana. Paglalaong ng mga baraha. Gunpowder ang gamit para mahalikha ng bala ng barel at mga bomba. Domino. Paggawa ng mga teapots at pagbebenta rin ito. Iba pang kaalaman tungkol sa dinastiyang Yuan. Ang dinastiya ay itinatag ni Kublai Khan. Ngunit, inilagay niya ang kanyang lolo na si Genghis Khan sa imperial na mga talaan bilang opisyal na tagapagtatag ng dinastiyang bilang Taizu. Samantala, ang Taizu ay isang pangalan ng isang templo o kaya'y titulo na kadalasang ginagamit ng mga Chinese emperors na nagtatag ng isang partikular na dinastiya. Bilang karagdagan sa emperador ng China, inangkin din ni Kublai Khan ang pamagat ng Dakilang Khan. Pinakadakila sa ibabaw ng iba pang kahaliling kanato, ang Chagatai, ang Ginintuang Kawan at ang Ilanato. Dahil dito, ang Yuan ay minsan ding tinutukoy bilang ang imperyo ng Dakilang Khan. Nangyari ito pagkatapos mumatay ng nakatatanang kapatid ni Kublai Khan na si Mongke. Siya at ang iba pa ng kapatid ay nakipaglaban upang makuha ang titulo. Nagkaroon ng maraming seri ang laban ng ito, ngunit si Kublai pa rin ang nanalo. Naging sanhi ito ng paghati sa mga imperyo ng Mongol. Gayunman, abang angkin ng kataas-taas ang kapangyarihan ng mga Yuan, sa emperador ay minsang kinikilala ng mga kaluraning Khan. Ang kanilang pagpapailalim ay sa pangalan lamang at ang bawat isa ay nagpatuloy sa kanilang sariling mga hiwalay na pagunlad.
Noong 1273, ang dinastiya ni Kublai Khan ang unang nakagamit ng perang papel na ang tawag ay chow. Unang naisyu at nagamit ito noong Song Dynasty, ngunit ang dinastiyang ito ang unang ginamit ang perang papel sa kalakalan at industriya. Ihamak na mas maganito itong dalhin kaysa sa isang sakong pansalapi. Sa mga lagdaang panahon, nakatulong ito sa pagtaas ng kalakalan ng imperyo sa buong mundo at nadagdagan ang pangkalahat ng kayamanan ng imperyo. Ang tradisyonal na etniko na Han ay nanatili sa ilalim ng apat na klase ng sistema sa panahon ng paghahari ng mga Mongol. Partikular ang apat na klase ng mga tao ayon sa pababang pagkakasunod-sunod ay ang mga Mongolian, mga tao ng Sumu, mga Han at mga taga-Timog, pang-apat ang mga Mongolian na tao ay nagpatibay ng isang mahigpit na pagkontrol sa mga Han at mga taga-Timog. Sa tradisyonal na etniko ng Han, ito ay napanatili sa apat na klase ng sistema sa panahon ng Mongol. Ito ang Mongolian, mga tao ng Sumu, mga Han, mga Timog, ang huli ang mga Mongolian na tao na nagpatibay sa mahigpit na pagkontrol. Ang tanyag na manlalakbay ng Italiano, si Marco Polo, ay bumisita sa China sa panahon ng dinastiyang Yuan at ipinakilala ang China sa mga Europeo. Si Marco Polo ay tanyag na manlalakbay na mula sa Italia na nagpakilala sa China ng Europeo. Ang ilan sa mga Mongol na emperador ng Yuan nagpanghalalubhasa sa wikang Chino habang ang wika ay gumamit ng kanilang sariling wika lamang o Mongol at ang script na Pagsa. Ang Pagsa ay isang uri ng alpibeto na dinisenyo ng mga Tibetano mo at ang date receptor para kay Kublai Khan na nagtatag ng Yuan dynasty. Ang dinastiyang Yuan ay tinuturing parehong isang kahalin sa Imperyo Mongol at isang imperial ng dinastiyang Chino. Ito ang panato na pinamahalaan ng mga tawangmana ng Monkey Khan pagkatapos ng dibisyon ng Imperyo Mongol. Ang dinastiyang Yuan ay tinuring na kapareho ng Mongol at isang imperial ng dinastiyang Chino. Ito ay pinamahalaan ng mga tagabagmana ng Monkey Khan. Ang larawan na ito ay binubuo ng dinastiya sa China. Ang unang larawan ay dinastiyang Mongol, ang ikalawa naman ay dinastiyang Semu, ang ikatlo naman ang dinastiyang Han, at ang panghuling larawan ay dinastiyang Song. Sa opisyal na kasaysayang Chino, ang dinastiyang Yuan ay nagtaglay ng utos ng langit, sumunod sa dinastiyang Song at sinundan ng dinastiyang Ming. Ayon sa pansansayan, ang Yuan Dynasty ay nagtataglay ng utos ng langit at sumunod naman dito ang Song Dynasty at ang huli ay sinundan ng Ming Dynasty.